Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito na susulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakita ng Panginoong Hesus na ang templo ay naging mistiulang palengke dahil sa mga itinitindang mga hayop na nasusunuging alay, no? At dahil dito ay labis na nagalit ang Panginoon dahil nilalapastangan nila ang templo o ang tahanan ng Diyos, no? Bibihira nating makita si Hesus na nagagalit, no? Subalit sa ebanghelyong ito ay talagang ipinakita ni Jesus ang kanyang galit at sa version nga ng Gospel ni John ay talagang pinagtabuyan, itinaob niya ang mga mesa ng mga nagtitinda at pinagtabuyan ang mga nagtitinda doon. No? So mga kapatid, kapag nababanggit natin ang templo sa ebanghelyo, ito ay maaari nating unawain sa tatlong antas, no? Ang unang templong tinutukoy ng ating Panginoon ay walang iba kundi si Jesus ang templo ng Diyos sapagkat siyang anak ng Diyos na nagatawang tao. Sabi nga ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama sapagkat ako at ang Ama ay isa. Kaya si Jesus ang buhay na templo ng Diyos. Ang ikalawang templo ay walang iba kundi ang simbahan. Pag sinabing simbahan, hindi ito yung gusali. Ang unang kahulugan ng simbahan ay ang bayan ng Diyos. Tayo ang bayan ng Diyos, tayo ang templo ng Diyos. No, kung sabi nga ni Jesus, kung saan may dalawa o higit na natitipon sa aking pangalan, ako'y naroon sa kalanggitna. No, kaya ang bayan ng Diyos, ang pagtitipon ng bayan ng Diyos sa pangalan ni Jesus, ay ang templo ng Diyos. No? Na dapat nating ginagalang. Ang pangatlong templo ay walang iba kundi ang ating katawan. Nang tayo ay binyagan, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. At mula noon, ang Espiritu Santo ay tumahan na sa ating katawan. Kaya mula nung tayo binyagan, ang ating katawan ay naging banal. Naging templo ng Diyos. Na dapat nating iginagalang. Dapat nating itinuturing na templo ng Diyos. Ano man ang ginagawa natin sa ating katawan o sa katawan ng iba, ay ginagawa natin sa banal na Espiritu. No? Kaya dapat natin itong igalang. Dapat nating ingatan. No? Dapat nating, kumbaga, huwag abusuhin sapagkat ito ay templo ng Diyos. No? Kaya nga, suriin natin ating sarili. No? Paano ba natin iginagalang ang templo ng Diyos? Tayo bilang mga tumanggap kay Kristo, tayo ay tulad natin ay isang blessed sacrament. Tulad natin ay isang tabernakulo. Alam niyo yung tabernakulo, no? Yung pinaglalagyan ng blessed sacrament. Tulad natin ay tabernakulo, we are like walking tabernacles, no? Saan man tayo nagpupunta, dala natin si Kristo sa ating puso at tayo mga buhay na tabernakulo. Kung tutusin, pwede nga tayong yumuko sa harap ng isa't isa bilang pagkilala at paggalang na si Kristo'y nasa atin.